So isang magandang umaga sa inyo mga ka-pids, no? So ito, salamat at nandito ka ulit sa channel ko. So ka-pids, kamusta ka na? So may gusto ka bang gawin na hindi mo magawa dahil sa hindi ka natatakot ka? Ka-pids, ang payo ko sa iyo, kung may gusto kang gawin, at gawin mo lang, huwag kang matakot, no? Yung takot, nandiyan lang yan. So huwag kang magpadala sa takot mo, no? So lahat dapat gawin natin, no, ka-pids. So yun lang, ka-pids. So salamat na dito ka, ka-pids. And then sa mga bago dito sa channel ko, salamat at nandito kayo. Sana mag-subscribe kayo, no? I-click nyo lang yung subscribe and bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong videos, no? So mga ka-pids, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon, no? Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-pids is yung kailangan ba natin mag-ibalik yung ROTC or kailangan ba mandatory to? So yun lang mga ka-pids, no? Pag-usapan natin. So gusto ko malaman kung ano yung opinion nyo. May mga suggestion ba kayo? I-comment nyo lang sa akin, no, mga ka-pids. And then mga ka-pids, huwag nyo na rin kalimutan na i-follow ako sa ano ko, sa Facebook at Instagram account ko, no? So ito na, hindi ko na patatagalin mga ka-pids. Intro, pasok! Salamat mga ka-pids at nag-stay ka, no? Mga ka-pids, remind ko na rin kayo mga ka-pids, dahil yung channel ko hindi siya searchable. Kung gusto siyang hanapin sa mga bago, i-type nyo lang Team Ka-pids, no? Doon na lalabas na siya, no? So yun lang, salamat. And then mga ka-pids, ito nga yung pag-uusapan natin about sa ROTC, no? Ano ba yung ROTC, no? Yung ROTC meaning is Reserve Officers Training Corps or Corps. So di ko alam, basta ROTC siya, no? So kailangan ba natin to mga ka-pids, or kailangan ba maging mandatory to mga ka-pids? So ito nga ka-pids, kasi mainit tong usapin na to dahil nga sa nangyayari ngayon dito sa ano, sa hindi natin maitatanggi na may nangyayari ngayon na parang parating na gera, no? Gera, pero possible. Wag natin hindi sana mangyari, no? Pero hindi na, sa tingin ko hindi na mangyayari. Nowadays hindi na siguro mangyayari, usapang ano to. So pero what if nga na dumating yun, no? So ano ba, gaano ba tayo kahanda mga ka-pids, no? So doon pumapasok yung ROTC mga ka-pids, no? Itong ROTC mga ka-pids, ginawa to para ma-prepared or ma-train yung mga kabataan na sa military tactics, no? Sa military defense, hindi lang sa military defense, pati na rin sa mga ano, sa mga magagamit din to kung nag-ROTC ka is for emergency purpose, no? For example, may mga baha or may mga landslide, so pwede gamitin itong mga ROTC, yung mga reserve nga, no? So yun yung pinaka dahilan kaya rin binuo to, no? And meron pa ka-pids is yung para maging disiplinado yung mga bata, no? So ito ka-pids, ang binibigay na sinasabi nila na kailangan tong ROTC is gawin ngayon, ha, para sa mga high school, no, sa senior high school. Bakit? So siguro na patanong kayo, bakit sa senior high school, hindi sa college, no? So meron kasi na inaano ang government na dapat senior high school tinuturo na to, no? Kasi kung sa college daw natin ilalagay to mga ka-pids, possible hindi naman lahat ng nakapatapos ng high school is nakakapag-college. So parang ang dating is na di-deprive sila ng ganitong training, no? So isa pa doon, no? Isa yun yung sinasabi ng isa sa mga ng government based doon sa napanood ko ka-pids, no? So yun nga ka-pids, tinuturuan tayong maging prepared na sa
if ever na kung magkaroon ng game. So yun, yun ang kagandahan ng ROTC, no, mga kapits, no. At the same time, nagiging pwede pang maging nabubuo sa estudyante na maging leader o maging discipline, no. Mga disiplinadong tao, mga kapits, no. Pero yun nga, kapits, ang nagiging problema, marami ring tumatanggi dito kasi nga sa nangyari na abuse, no, sa mga corrupt, no, sa nagiging corrupt, no. Kasi dati kapits may nangyari na na-abuse yung mga na nagte-training, na-abuse ng mga leader, no. Pero na merong nabubugbog, may na-hazing, parang fraternity, no. So syempre as magulang, ikaw hindi ka papayag na makasali yung anak mo sa mga ganung ano, no, pangyayari, no. So yun yung nagiging hindrance, no, kaya may mga ayaw pumayag, no. Pero sa akin, kapids, sa opinion ko, okay to na dapat ibalik. Yun nga lang, hindi siya kailangang base dun sa pinapanukala is maging mandatory. So, meaning, wala kang choice. Kailangan mo mag-undergo nitong training na to. Pero sa akin, okay lang din naman yun. So, ano ba yung sa akin, ang purpose nito, mga kapits, is sa ngayon, kailangan natin to, no? What if na meron nga mangyari, no? Na kailanganin ng reserve, no? So, at least meron tayong naka-prepare na reserve army, no? So, yun lang naman. Maraming mga issue about sa bansa na nanakop na yon, alam niyo na yan, dyan sa natin, sa dagat natin. Maraming gusto na magsalita si President Duterte, no. Gusto nila parang andating, gusto nilang lumaban. Pero alam mo yon, kapits, paano ka lalaban kung wala ka namang kakayanan, no? Wala ang reserve. Meron man tayo pero kulang. Para bang kapits, pumunta ka sa gera, barilan, pero ang dala mo, kutsilyo, no, kapits, no, parang hindi pwede, no. So, yun yung pinupunto ko, na sana ituloy to, may maganda naman siyang idudulot, no. And then, dun sa mga naging problema nga, sana, yung masisasuggest ko, sana mas mabantayan, no, para mawala yung abuse, no. Sana merong parang sa kada school na nagkakandak, meron magsusurvey sa mga ano, o kamusta ka, ano bang ginagawa sa inyo, may nagiging abuse ba nangyayari sa inyo. So yun lang, no, sa siguro dati kaya nangyari din to, kulang din sa supervision ng mga dapat tumingin, no. So yun lang ang tingin ko, no. So sa akin, mga kapids, tingin ko kailangan natin tong ROTC, no. Para nga ma-prepare tayo. So hindi lang naman pagdating sa gera, no. Para naman pag may emergency, meron tayong makukuwang tao para tumulong, no. Alam ko naman na tayong Pilipino, willing tayong tumulong at matatapang tayo. Pero kahit na matapang ka, kapids, kung wala kang training, wala din, no. So yun lang, mga kapids, no. Kapids, ang magiging baong ko sa inyo dito is sana yun lang, sana maging ano tayo sa bansa natin, maging concerned tayo sa bansa natin, no. And then iwasan na natin yung takot na baka may mangyari. So bigyan natin ng pagkakataon tong pagkakataon. Ang galing mo. So yun lang, mga kapids, kung may mga suggestion kayo, may comments kayo, comment lang kayo, no. And then, mga kapids, wag niyo na rin kakalimutan na mag-subscribe and i-click niyo lang yung subscribe and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko, no. So salamat, mga kapids. Salamat at nag-stay kayo, mga kapids.